Hi guys, so habang ginagawa ko tong cake na to, gusto lang ipento sa inyo kung ano nangyari dito sa cake order na to. So, ganoon tayo ang 8-inch dito na cake. Ayan, inaisingan ko muna, bali chiffon ito guys, inaisingan ko muna ng white and then the rest is color blue kasi ang kanyang team ay Roblox. Actually, medyo ginawal ako sa oras dito guys, imbis na last guess ay naging 11 yung aking delivery. Dahil late ako nagising at yun, inaccept ko yung isang cupcake na order. Ang tagal ko rin kasi mag-reply dun sa client, kaya yun, it's my fault din talaga kasi sobrang tagal ko nag-costing guys. At fortunately, sobrang understanding ni client, pero sobrang nakaka-guilt talaga, nakaka-guilty yung mga nangyari. So yan, habang ginagawa ko ito, naubusan ako ng guys, ng itlog, so bumili pa ako. Tapos naubusan pa sila ng stock guys, wala pala silang stock, so sa tindahan na lang ang ending, sa tindahan ako bumili. Pinili ko siya ng textured. Actually, tapos ko nang icingan yung dito, yung cupcake, so ito na lang. Pero wala pang toppers guys, pero nakapag-download na ako ng mga i-edit ko. Ang ano nga lang, hindi ko pa siya na pag-iisa para ipiprint na lang or itutusok na lang sana, kaso hindi. Ewan ko ba, ako lang ba yung ano? Yung saka lang gumagana yung utak, ganyan kapag rush order. Ewan ko guys, ako lang ba yung ganon? Kasi parang saka lang ako gumagana pag ano. Yun nga lang, hindi pa rin efficient kasi hindi ko na-meet yung mga requirements or I mean yung mga request ni client. So yun nga. Kaya hindi rin talaga mabuti yung, ewan ko kung ano bang sakit ba to guys. Ewan ko, siguro sakit ito. Joke. Hindi, nasa akin lang siguro yung problema. Yung estimate ko pa dyan ng icing, kinulang guys. So, nag-add pa ako. Doon na naman ako natagalan. Kasi, syempre, mag-whip ulit ako ganyan. Tapos, kukulayan ko ulit. And, fortunately, okay naman. Nagkasama naman yung icing ko guys. Guys, hindi lang siya nakasama nung ita-deliver ko na kasi medyo nagtuplak sa kanyang gilid. Buti hindi dun sa harap guys. So, yun. Binigyan ko na lang ng discount si client sa mga pagkakulang ko. At, pero, alam niyo ba, ano, yung binigay ko pa ng price ay dinagdagan pa rin niya. Diba? Sobrang bait. Pero na-imagine ko yung stress ng pagkuha ng auntie. Kasi sa mama niya kasi, siya yung nag-receive ng ano. Nakita ko yung stress dun sa mukha niya nung parating na kami, guys. Imbis na pang, ano, sana merienda, guys, ng, ano, ang mali rin kasi sa akin, nag-assume ako. So, siguro pang lunch ito. Sabi ko kasi may, ano eh, sabi alas 10. So, siguro early lunch. Sabi ko yun pala. Pang merienda. So, ang ending, ginawa nilang pang hapon yung ano, nakakasat. Ginawa pang hapon yung handaan. So, yun, nakakaya talaga. So, dito muna tayo sa kanyang icing na parang rose. Ano yung rose? Parang grass. Hindi naman mahirap gawin yan guys kapag maganda yung icing mo. Pero pag ano yung icing mo, pag hindi maganda yung pagkakagawa, talagang ano, kung runny yung icing mo, hindi talaga mag-form na ganyan. At ang tip dito, hindi mo siya idadrag. Bali, aalalayan mo yung pagpipe mo ng pataas. Ayan. Dapat mabilis din yung kamay mo sa pagtaas kasi pag hindi mo yan nilift, magano, naiiwan yung icing dun sa may nozzle. Yun, hindi na siya magpo-form na crust sa mga next na ipapipe mo. Ang hirap pa magkulay nung ano guys, nung icing, ng green. Actually, mas dark pa sana yan. Ewan ko kung anong lasa, hindi ko na rin na ano, nilasahan yung icing kasi sobrang dami ko nang nilagay na ice. Ano yung food color dyan? Pag madami kasi yung food color, nag-iiba yung lasa niya. So, sa mga client ko dyan, sa mga client ko, the darker, the bitter, charots. So kapag ka, actually, personally ha, mas prefer ko yung walang icing or kung kahit konti or actually gusto ko wala eh, wala talang icing. Kasi nag-iiba talaga yung lasa niya. Well, hindi naman ganun ka, no? Pero mag-iiba siya. Unlike yung original na flavor talaga nung ano na. So after nito guys, ay nagupit na ako ng mga toppers. At in-edit ko pa siya. Hindi na-edit ko na ba kanina? Yan, na-edit ko na pala. So, print ko na lang.
Tapos doon din ako medyo natagalan sa pagkat. Kasi na-retreat rin namin sa bahay ni client yung pala sa Escalante. Ako talaga nag-worry guys kasi sobrang late na pala. So ito na yung ating cake topper. Parang ang bilis guys pero kaka-edit ko lang niyan. Pero parang nawawala isang topper. Nawawala guys yung isang topper kasi hindi ko na ilagay sa in-edit ko. So it's my fault, another fault again. So ilan yung pagkakamali ko? 3 strikes. Ito na guys yung final output natin. So yun po yung kwento ng cake order na to. Thank you po.